Yo mga idol, sa video po natin ngayon ay pag-uusapan natin itong desisyon ni na Kevin Durant at ni LeBron James noong sila ay first time na lumipat sa ibang team. Medyo more on opinion ko to mga idol ah. Pero bago po yan, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating channel ay pakiclick na lang po ng subscribe button at post notifications bell button para maging updated ka sa ating mga videos. Okay, bali yun nga, marami po ang nainis kay LeBron James noong sinabi niya sa national television na siya ay lilipat na mula Cleveland Cavaliers papuntang Miami Heat way back 2010. Ako personally, noong nalaman ko ang balita na to, naastigan ako kasi syempre marami na silang stars sa iisang team. Bata pa ako noon. Tapos after ng ilang taon mga idol, biglang naintindihan ko kung bakit marami ang nainis sa ginawang move ni LeBron na ito. Bad trip din ako sa kanya noon kasi lagi niyang tinatalo yung Lakers na favorite team ko. Anyway, nabansagan si LeBron na snake or ahas dahil sa move po niya na ito. At marami ang nag-question sa kanyang mental toughness dahil imbis na buhatin ang kanyang team, pinili niya yung madaling daan na makipagkampihan sa iba pang mga stars. Makikita natin dito mga idol yung pagtrato ng mga fans sa mga NBA players. Syempre, dahil masikat at mas malakas si LeBron, siya yung sumasalo ng lahat ng mga batikos. Pero di nila napansin na may isa ring star na sumama sa Heat at ito nga po ay si Chris Bosh. Pero wala tayong nalaman na may nagsunog ng Toronto Raptors jersey ni Bosh or nagbatiko sa kanya. Hindi katulad nung kay LeBron, di ba? Pero yan, iwan muna natin yan mga idol. Lipat naman po tayo kay Kevin Durant. Noong 2016 po, lumipat siya papuntang Golden State Warriors matapos pong lampasuhin ng Warriors ang kanyang Oklahoma City team sa Western Conference Finals. Ito rin mga idol ay pagkatapos matalo ng Warriors sa NBA Finals kila LeBron James at Kyrie Irving ng Cleveland Cavaliers. Pumirma siya doon mga idol ng kontrata isang season pagkatapos makamit ng Warriors ang NBA record na 73 wins and 9 losses. Dito talaga hindi lang po fans kundi mismong kakampi niya na si Russell Westbrook nagalit po sa kanya dahil sa paglipat po niya ng team. Sa 29 teams ba naman mga idol na pagpipilian niya, bakit yung Warriors pa na punong-puno ng mga stars, di ba? Kaya ayan, nalipat or minana ni Kevin Durant ang titulong snake or ahas na dati si LeBron yung may hawak noong siya ay nasa Miami pa. Pero itong dalawang to mga idol, si LeBron James at si Kevin Durant, dalawang superstar sa NBA na lumipat ng team para sa mas magandang opportunity. Magkaibang sirkumstansya pero halos magkaparehas ang resulta. Maraming fans ang nagalit. Pero ito mga idol, sa akin lang naman to. Ako kasi pro ako sa choice. Alam naman siguro ni LeBron at ni Durant, yung papasukan nila talagang may mga negatibong epekto. At isa nga po dito, yung pagkagalit ng mga fans, di ba? Pero hindi lang naman po yun yung factor na kanila pong kinoconsider sa kanilang desisyon. Marami pang iba. Pwedeng dahil sa structure ng team, or dahil sa coach, or dahil sa management, dahil sa opportunity, kaya sila umalis. Pero hindi po natin talaga alam yung pinakapunot dulo ng dahilan ng pag-alis nila. Unless na lang sabihin nila mismo. Pero yun nga, ginawa ni LeBron at ni KD ang kanilang desisyon bilang isang lalaki. At di rin naman nila pinagsisihan yung kanilang ginawa, di ba? Yun lang naman yung akin. Bilang isang Cleveland Cavaliers fan or isang Oklahoma City Thunder fan, talagang magagalit ka kasi yung pinakamalakas niyong player lumipat na ng team. Pero yun nga, at the end of the day, decision naman nila yan at hindi naman sa mga fans. At alam din naman nila yung mangyayari sa gagawin nilang decision po na yun. Wala naman po kasi silang kawala sa mga fans Hindi lang sa mga taga-suporta, pero sa mga bashers din. Binabash nila mga idol dahil hindi po sila makapagkampyon. Pero noong gumawa na po sila ng paraan para magkampyon, sa kanilang power mismo mga idol, binabash pa rin po sila. Wala talagang kawala. Paano kung nagstay lang si LeBron at si KD sa kanilang team at hindi sila nagkampyon? Di binabash pa rin naman sila, di ba? Walang kawala. Ginawa nila ang kanilang desisyon bilang mga adults at pareha sila mga idol na pagkatapos nilang gawin yung desisyon na yon ay narewardan po sila ng kampyonato. Maraming nagsasabi na mas madali dahil may mga stars silang kakampi. Pero mahirap pa rin yon dahil syempre, isa o dalawa lang ang ma-injury sa kanila, wala na rin. So pinaghirapan pa rin nila yon mga idol. Inulit ko mga idol, sa akin lang naman to. Ako kasi, pro-choice talaga. Kung dun sila sasaya, bakit nila hahayaang maapektuhan sila sa kung ano ang sasabihin ng iba, di ba? Parang pagpili lang yan ng college course. Ikaw gusto mo mag-focus na maging singer kaya kumuha ka ng course na Bachelor of Music.
pero gusto ng magulang mo na maging engineer ka, kahit hindi ka naman masaya sa ganon. Yan yung halimbawa, mga idol. At the end of the day, happiness sila yung pinili nila at ginawa nila yung desisyon na yun, mga idol, bilang mga adults at bilang mga lalaki. At para sa akin, yun naman lang nagmamatter, mga idol. Kahit ano pa yung sabihin nila. Sa paningin ng mga fans, mga idol, syempre pangit. Pero wala naman silang kawala sa mga pambabatikos sa mga fans eh. So bakit pa sila magbabother sa sinasabi nila, diba? Yan lang naman yung sa akin, mga idol. Sa mga susunod nating video, gusto ko naman gawa ng solo vid yung desisyon ni Kevin Durant. Isang lesson to, mga idol, to stay unbothered. Kung saan ka masaya, dun ka at huwag kang mag-alala sa sasabihin ng iba. Kung gusto mo maging pintor, pagpursigihan mo. Kung gusto mo maging basketball player, edi gawin mo. Kung gusto mo maging teacher, go lang. Kung gusto mo maging arkitekto, etahakin mo yung landas na yan. Dahil itong si LeBron at si Durant, naging halimbawa nun. Na kahit ano pa ang sabihin ng iba, choice pa rin nila ang kanilang pinili. At masaya po sila sa ginawa nila. So kayo, mga idol, ano ang masasabi nyo sa ating video natin ngayon? I-type nyo lang po ang inyong mga komento sa comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakiclick na lang po, idol, ng like button. Subscribe to this channel. At sana nga po ay nag-enjoy kayo. Bago natin putulin ang ating video, mag-shoutout po muna tayo sa mga idol natin, sina Ecclesiasti Redolosa, Kia Cram, Reniel Balcueva, John Carlos Iben, John Michael Betache, Christine Garcia Crit, Rich Alvaro, May Prudente, Aldrin Tenorio, at kay Marcus Bertuldo. And sa lahat po ng idol natin dyan, mag-iingat po tayo. Stay at home and stay safe. Sana mag-flatten na yung curve, mga idol. This is Jonas BB. And as always, hanggang sa muli.